Good morning everyone, this is Justin Espelimbergo, your real estate agent. So today, nandito tayo sa Barangay Hulugan at Biwas, Tansa, Cavite para ipakita sa inyo isa sa pinakabago naming property dito sa Tansa, Cavite. Nasa likod lang po ito ng SM Tansa, ang Tarragona Place. So ito po yung ating townhouse model. Ang ating developer po is yung New Apex Development Corporation po. So mapansin nyo po, ito pong ating turnover sa ating townhouse is bare finish po siya pang turnover. 36 square meter po yung lot area niya for the inner unit at ang floor area niya po is 44 square meter. So, napahinintay natin. Let's unlock your dream home. So bago natin start yung tour natin dito sa Tarragona Place, kung bago sa akin channel, please like, share this video and subscribe to my channel. We're also on other social media like Facebook, Instagram at TikTok. Start na natin yung tour. So ito nga po yung ating townhouse dito sa Tarragona Place na ang lot area niya po is 36 square meter for the inner unit at floor area na 44 square meter. Provision po siya for 2 bedrooms at meron siyang 1 toilet and bath. So pansin nyo nga po, napaka-basic lang po na ating design dito sa Tarragona Place. So, kung 36 square meter ka po, meron ka po pong space dito sa unahan mo for pwedeng parking ng motor po, tsaka ng pwede ka mag-extend or future expansion ng bahay mo. So, pasok na tayo sa loob. For the main door po, ang ginamit po nila dito is solid po siya na kahoy. Yan, solid po na kahoy. Ang haba niya po is gawa rin siya sa kahoy. So, ngayon po napapansin nyo, upon turnover po, basic po siya or bare type po siya upon turnover. Ang floor po natin is cement finish lang po as well as the walls. Yan, cement finish po siya. So, kayo na pong bahala niya kung ma-paint kayo at saka magpapa-tiles po kayo. Sa ceiling naman po natin, buhos po kasi itong ating townhouse. So, mapapansin nyo, meron tayong mga biga, mga poste sa area na to. Dahil ang pagkagawa ng bahay na to is conventional po siya. So, conventional means na may mga poste po tayo at hollow block sa pagkagawa ng bahay na to. So, ito nga po yung pinaka-living space mo. Dito na rin po makikita yung ating staircase na gawa sa kahoy. Yan, maganda po yung staircase natin. Solid po siya na kahoy at ang railings niya po is gawa rin siya sa kahoy. So, sa bawang part po niya is buo siya sa first na tatlong step. Tapos, sa mga bintana po natin dito is metal encasement na po siya. So, yung open niya po is pagano po siya. So, maganda yan. Maganda yung pasok ng hangin niya pagpaganyan yung mga open na bintana. At meron na rin po siyang kasama grills dito sa metal encasement. So moving here sa ating kitchen slash dining space po natin. So mapansin nyo, maluwag na po yung area niya. Tapos yung ating toilet and bath sa area na to, naka-tiles naman po siya upon turnover. Naka-ceramic tiles po siya tayo. Kompleto tayo ng accessories sa toilet with water flush at saka sa wall hang na buto rin natin. Hindi nga lang po painted yung walls natin upon turnover. So kayo na ba naman pa-paint nito? At ang pintuan naman po natin dito is PVC. So tatanungin nyo saan po yung kitchen. Yung kitchen po nandito po tayo sa likod. So ang kitchen niya po upon turnover, naka-tiles na po siya. Katulad po nito na meron din po tayong stainless steel na sink at naka-ready na rin po yung para sa faucet natin. So may space pa kayo sa baba na pwede mong lagyan ng cabinet. So ito yung property line mo hanggang dito po siya upon turnover. At sa kabilang side, dito naman po. Yan, hanggang dito po pag inner unit ka po. So maganda tong space na to for your future expansion ng bahay. Pwede mong palakihan na lang yung space para malaki yung space mo dito for your kitchen area or lagyan mo rin syempre ng laundry space. So, punta na tayo sa taas. Ipapakita ko sa inyo yung actual turnover natin sa second floor. So, moving here dito sa ating staircase. Ang staircase nyo, napansin nyo naman, maganda yung lapad niya. Almost 1 meter po yung size na itong staircase natin. Nangapakan nga po natin dito is solid po na kahoy. May railings na rin po tayo na gawa sa kahoy.
Yan, hanggang dito po. Hanggang dulo po yung railings natin sa area na to. Tapos, ito nga po yung actual turnover natin dito for the second floor. Cement finish din po siya, katulad dun sa baba. Ang flooring po natin, cement finish. Makinis na po siya. So, pwede mo nang lagyan ng, ano na lang to, vinyl tiles or tile kung gusto mo. Tapos nga yung partition, yung mga flash metal door, ay flash door, tsaka mga PVC or gawa siya sa PVC na mga pituan, pwede niyo pong gamitin din yan. Tapos, cement finish nga po tayo sa walls natin. Yung ating ceiling po is bare upon turnover, so kayo na pong bahala niyan kung kayo maglalagay ng insulation or yung ceiling natin sa area. Ang ganda niya po kasi pag ganun siya, so pwede mo pa siyang lagyan ng storage space sa taas kung gusto mong flat yung pinaka-ceiling. Mamaya papakita ko sa inyo, meron tayong model unit dito para makita niyo itsura niya pag meron tayo dito mga kwarto na. So ito nga po yung ating provision for 2 bedrooms. Naka-ready na po yung mga switches natin. Ang bintana po natin sa unahan, napansin nyo, malaki po siya. Meron din po siyang kasama ang grills po natin is nabubuksan pang fire exit na rin po in case of emergency. As well as dito sa likod po, ganun din po siya. Yan. So ganun din po, grills na po tayo at metal encasement po yung pag-open niya. So, punta naman tayo dun sa ating model unit. Papakita ko sa itsura niya pag may mga gamit na at naka-tiles na. Tara! So, nandito na po tayo sa ating model unit. Papakita ko sa itsura niya. So, ganun rin po naman po yung pinaka-facade niya. Wala nang pinagbago. More on interior po yung binago nila sa area na to. So, tara po. Pasok tayo sa loob. Dito lang yung aking shoes. Yan. So, ito na po. Mapapansin niyo po yung ating model unit is ganda niya po, 'di ba? Maano siya, minaximize na lang yung space dito sa ating living space. Meron tayong malaking dito, sofa sa gilid, tapos mayroon nga silang center table sa area na to. Tapos yung ating staircase, na yung ganda. Ano na lang nila eh, pininturahan na lang nila nung natural finish itong staircase natin. Diba? Ang ganda niya tingnan. Niliha lang nila tapos finish na lang siya. So, pwede mo pang gawan dito actually sa area na to ng storage space kung gusto mo, di ba? Palagi ng storage space, pwede mong ilagay yung TV sa area na to, pa-close mo. Sa area na yan, storage space, sa likod, yan, di ba? Perfect yan. Tapos, dito naman sa kitchen nila, ang ganda ng ginawa nila. Meron tayong center island dito sa ating kitchen. Ganda, solid wood nga yung ginamit nila. Tapos, yung kitchen natin, napansin nyo, U-type po siya. Meron tayong overhead na cabinet as well as dito sa babang cabinet. Yan, pwede mong gayahin itong design na to pag nakalipat ka na dito, di ba? Parang nakakagulat, di ba, na yung from the bare unit naging ganito kaganda yung ating model unit. So, di ba, pwede mong gayahin to. Dito naman sa kanilang toilet and bath, ang ginawa na lang nila is pinalitan nila yung pinaka-tile sa baba. Yan, tapos yung parang ganun pa rin yung tiles niya, parang pinalitan lang nila ng black na itong cement dito sa tiles na to. Same pa rin po yung ating mga accessories, tas pinink na lang nila ng gray yung wall. Diba? Ganda. So, punta naman tayo dun sa ating second floor. Pakita ko sa inyo yung dalawang bedroom. So, moving here sa ating staircase. Diba? Ang ganda ng staircase nila. Varnish yun. Varnish yung binarnish na lang nila itong pinaka-staircase niya. Ang grande niya tignan. Saka napaka-simple, diba? Ganda niya. Tapos dito naman, moving here sa ating second floor, pag-akyat na pag-akyat mo pa lang, ang mapapansin mo, meron tayong space dito na maliit na space for the office area. So, pwede mo office, pwede mo ang gawin itong storage or pinaka-maliit na walk-in closet, diba? Ang ganda niya. Perfect na perfect yung space na to para sa ganitong klaseng design. So, moving here sa ating first na bedroom dito sa second floor. Kakagulat, di ba? Parang nagkasya tong bunk bed na to dito sa second floor. Meron pa nga siyang cabinet sa baba. Sakto to kung meron kang dalawang anak. Ang ganda, di ba? Ampol yung space for the bedroom sa taas tsaka sa baba. At bonus pa, syempre, di ba? Meron tayong mahabang table dito. Perfect kung office area or study table, di ba? Ang ganda niya. Tapos yung bintana naman, di naman nila pinalitan. Nilagyan na lang nila ng mga blinds. So, punta naman tayo sa master bedroom. So, sa master bedroom, mas maganda yung ginawa nila. Ang nakakatuwa dito sa New Apex, yung
pagka-design nila dito sa model unit is nakakagulat talaga dahil ang laki ng space niya. Diba? Kung compare mo dun sa basic model natin, ganda ng space. Meron tayong queen size na bed dito sa area na to. May space ka pa nga dito. Sinagad nga lang nila yung kama. Pero maganda pa rin siya tignan. Diba? Meron ka pa rin dito space. Pwedeng vanity table nga tong space na to or office space. At meron pa silang malaking cabinet. Diba? Pwedeng-pwede mong gayahin to. So, punta naman tayo sa part na gusto mong malaman. Magkano ba ang townhouse dito sa Tarragona Place? So, ito po yung prices niya. So, i-flash ko na lang po dito sa area na to. Screenshot nyo na lang po kung gusto nyo makuha itong ano na to, itong prices na to. At kung may mga question kayo, nandito lang po sa description sa baba yung link papunta sa aming messenger. So, click nyo lang po yung link na yan. Dadiretso na po yan sa messenger at makakausap nyo na po kami. Send nyo sa amin yung mga inquiries ninyo at kung ano pa yung mga tanong ninyo. Pwede kong send sa inyo yung kung ano yung mga requirements sa kailangan kung local employed ka or OFW. So, dito na po magtatapos yung tour natin dito sa Tarragona Place. Kung nagustuhan mo itong property na to, you can contact us on our Facebook page. If you like this video, please leave a like, share this video, and subscribe to my channel. We're also on other social media like Facebook, Instagram, and TikTok. Thank you so much for watching and see you on the next one.